So, Nay, ano na yung masasabi mo, Nay, dun sa mga bashers, sa mga nagsasabi na pinapabayaan mo daw si Dagay? Ano yung mensahe mo sa kanila na ano? Sa totoo lang po, hindi ko pa talaga yung pinapabayaan si Dagay. Halos nanghingin ako ng tulong sa DSWD. Tapos yung binigay ni Kalinga Prab, na naubos na nila ng gamot, nagbili rin ako. Halos yung pag-aalaga ko sa kanya, halos nasa kanya naman lahat. Minsan nga ni yung mga anak kong madili, hindi ko na napapansin. Ganun. Kaya, huwag niyo pa akong ibas na masyado po kasi sobrang hirap po sa pinagdadaanan po ni Dagay. Kaya huwag niyo naman po akong pagsalita ng kung ano-ano kasi hindi niyo naman po alam kung ano po talaga yung sitwasyon ko ngayon. Kung ano po yung manangyayari, nakikita nyo lang po kung ano yung pinapakita sa vlog. Kaya po, si Dagay po makakapagsabi dyan kung ano yung pag-aalaga po sa kanya. At katulad po ng may mga nag-comment na kung ano-ano daw pong ipitaan, painom kong gamot. Hindi po, gumagawa lang po ako ng paraan na para gumana siyang kumain, nangingi ako ng vitamin sa Medicare, sa Sintel, para gumana siyang kumain. Gumagawa pa ako ng paraan para po sana ko. Kaya huwag niyo po akong nabalita namin ibaba. Magandang araw po mga Kalingap. Andito po tayo ngayon kasama sila Kuya David Vlogs at Mr. Benty Boy. Pinagsama-sama tayo ni Kalingap Rap dahil binigyan niya tayo ng isang napaka-importanting task. So bibisitahin po natin ngayon sila Dagay at ang kanyang nanay. So yung mga Kalingap, andito na po tayo, kala Dagay. So pumasahin po natin sila dito. Oh, let's go. Wow. Ito ay bawal yan. Ay, ate. Ay, hello po. Hello, ate. Manda nga po. Ipasok po. Si Dagay, bagong gising. Oh. Bagong gising si Dagay, bagong nga si Dagay. Dagay, kumusta? Anong handa mo ng bagong taon? Marami kang handa. Kunti pa. Kunti. Kumusta? Nakakain ka na? Opo. Nakainom ka na ng gamot? Opo. Grabe. Ipagkakaroon na siya ngayon kumpara mo ng dati. Dati hindi makausap. Kumusta man kayo dito, nanay? Uy! Kaya! Ano ako po kasi sabi sa akin ngayon, huwag pabayad ako ng upa. Ay, upa. Mabahal. Kailan po kayo nag-due date? Hindi ko po alam kasi tinatang po ako niya. Kumanda. Ang sabi po? Kumanda daw po ang mabayad. Ah, kaya ang mabayad. Magkano ang upa dito? 2K? 2K. Ilan buwan na kayo dito? Ay, kasi nung nakaraan, siguro binayaran ni Kumanda. Tapos ngayong buwan siguro nagsisignal na yung
pero kayo na, meron kayo dyan na itabi na pambayad o wala? Wala po. Kasi nabusog po ito hanggang mo. Nagbili po ako noon. Binigay po ni Kuya Rob. Tapos nabayad ako sa courier. Ito na ano po. So bali, ngayon ay kayo na mabayad ng ano, dito sa upa tapos sa ano. Sa ano, kaya mo pa. At di, may mga pangkain bang kayo dito na yun? Bigas kayo. Sobra po sa ano, nagbili po ko ng bigas po sa kagkain niya, putas na. At sa binigay ni Kuya Rob na pinamasko-masko ni ano, bili na kong damit. Yun sa kanya naman yun. Kumusta ang pasibagoy bagong taon? Okay lang po. Okay lang. Masaya? Opo. Ipaputo kayo? Hindi. Hindi. Bawal. Bawal din. Anong ginawa niyo ng ano nung bagong taon? Ano pong ginawa niyo ngayon nung bagong taon na yun? Wala po. Naglayas lang. Nakatakot. Saan po kayo nagpunta? Sa mga kakilala po namin, ginalagalang ito si Dagay. Yun. Ah, nakapasyal siya. Mm. Nung Pasko, namas ko si Dagay. Ay, hindi po't maulan. Kaya dito lang kami sa bahay. Kaya ang... Kaya napaskuhan. May napaskuhan 20 at ano, si kay Tito Larry lang niya galing. Sabi niya 20 lang yung napaskuhan. Hindi ka Dagay ng aroling, dapat nagkaroling ka. Kain ka ng gulay, Dagay. Ano siya, ayaw pa niya ng gulay-gulay. Ay siya? Kagabi naman, ulam niya yung ano, manok na adobo. Paano kayo na dito na yung ano, pag ano, sa kayo na nakuha ng pangkain, panggastos, kunwari, wala na kayong panggastos, sa kayo na ikukuha na yung... Nabali dun sa inuulingan nila, kasi nag-uuling sila at hindi makadagat yung asawa ko. Yun, nag-uuling sila ni Papa magkatulong. Nauwi pala nga sila ngayon at ano, tapos na yung ano, bukas sila mahango ng uling. Ay nabali kami doon pag kailangan namin ng bigas. Ngayon, kapag sa uling, hindi pa tapos yung uling, wala nang sa uling. Ganon po sa uling talaga. Bayad utang lang. Bayad utang lang. Bayad utang lang. Bayad utang lang. Ate, si Dagay, dinadala mo pa dun sa dati yung bahay. Kasi nung nakaraan, dinala mo doon. Tapos pagbalik niya dito sa bahay, hindi na makausap. Baka parang bumalik sa dati. Ngayon, okay na. Ay, hindi na po. Huwag mo nang isama na doon at baka magalawan. Hindi po kami nagpunta rin. Siguro pag mapunta ka doon. Bakit po pumunta pala kayo doon na sabi pala ni Kalinga Prab, huwag na kayong pumunta doon. Bakit kayo pumunta doon? Kasi may parang nagkapobya doon si ano, si Dagay sa lugar na yun. Nagkuha pa ko ng gulay doon. Gulayin. Gulayin. Kasi ang hirap po dito ay na pag wala kang gulayin, lahat ay bilip. Tubig, inumin. At gulay, kailangan nyo namin araw-araw, lahat bilik. Dapat nagsabi kayo ano, kay Marcos kung may kailangan kayo. Kasi sila naman yung nandito. Nakakalapit naman kayo sa kanila. Pag wala na kayong bigas, kung may ano, emergency yan. Ayaw ko naman po, kumbaga po ay magbigay po. Ayaw ko naman po na ang hinihan. Pero kung kailangan na kailangan, ganun mo din nagsabi. Para sa mga anak, umpisa naman hindi makakain sila. Kaya pupunta pa kayo dun sa lugar na parang nagagalawan ito. Di, may hirap yun. Buti ka ngayon, okay na. Ay, kailan pa nyo? Check up kayo ni Dr. Ay. Sa ano po yun? Second? Wednesday. Wednesday po. Buwan lang sa susunod na araw. Ano po sabi niya yung Kuya Rob? Pinapakumusta lang po si Dagay. Kaya nakukunin ko yung number mo. Tapos tawagan na lang kita in case na kung anong gagawin. Mag-confirm yung doktor na Wednesday. Kasi minsan, ano din na, busy. Nabago yung schedule. Pero yun na naka-schedule. Pag natuloy, tawagan namin kayo bukas para makapag-prepare kayo ng Wednesday. Makomunita na kayo ng Dagay. Kaya naman ay okay naman. Makaraan po yung nag-commute din ka namin. Kaulanan din yun. May bigas pa kayo dyan ay? Ano po? May kaunti po. Kaunti. Tamang kaunti. Ilang gatang. Ilang gatang.
Kailangan ko yung yan, may tama-tama. Tama-tama may dalawang inabigas. Kanin lang nila ano. Tranquilong bigas. Kumusta na Dagay? Okay lang. Ma-school ka na ulit? Opo. Ma-school na siya na ulit? Napasok mo siya? Sabi ko nga, tinanong ko siya, sabi ko eh, Dagay, gusto mo nang pumasok? Sabi niya. Kasi nagkita rin sila nung teacher niya dyan, Kumusta si Dagay kung kailan makapasok? Sabi ko, siguro ko makakalati, ano nang January. Kasi tinanong ko naman siya, makapasok siya. Gusto na daw niya magpasok? Kaya mo na magpasok? Miss mo na yung mga classmate mo? Kaya mo na magpasok? Testing nga, ano ang pambansang hayop? Anong pambansang hayop? Kalabaw. Kalabaw. Galing. Ano ang pambansang ibon? Bird. Bird. Ang galing. Hindi pa nisip agad yun. Sinong pambansang bayani? Kuya Rab. Kuya Rab na pambansang bayani. Ito, ang galit. Ito. 20 po. Oh, wow, ang galing. Ito. 20 rin po. Pag pinagsama. 40 po. Oh, magaling sa mat. Galing. Magaling sa mat. Ah, may baon dyan si Dagay. Magaling sa mat. Magaling sa mat, pre. So, ito po mga kalingap. May dala po tayong bigas para kala Dagay. So, una ito, may bigas tayo na yun. May pangkonsumo kayo na yun. Salamat po. Mga katuloy ngayong ano nyo. Kumusta na yung ginagawa ng bahay dun sa ano, napagawa natin? Nakabisita kayo dun ay? Ay, hindi ako makapunta dun. Minsan nakapadaan ako dun, pero ngayon di pa po ako nag-ano. Natapos na yata. Lagay naman sabi mo kasi magkakaroon ka ng sariling bahay. Maganda pati yung bahay mo dun, sa may tabing dagat. Gusto mo yung bahay niya? Opo. Masaya ka na magkakabahay na kayo? Opo. Yun talaga, sa inyo na yun. Wala yung renta, wala yung upa, wala ka nun buwanan. Talaga sa inyo na yun. Sabi niya, ano, may problema daw yung sa sinabi sa akin na ano. Yung problema dun yung daanan, yung sa parang balkon, na dapat hindi daw dito lang daw sa kabila. May bubong na yun? Ano sabi yung problema, yung... Hindi ko alam kaya, ano, ako na daw mag-asigas. Ibig sabihin, pinapabayad kayo sa lupa? Hindi naman, si Ate, ano ang nagsabi sa akin? Mabait naman sila kumandir sa iyo. Mabait. Tapos si Marcos. Pag may kailangan kayo, kung sabi lang kayo sa kanila. Kasi mabait naman yung dalawa na iyo muna sa awa. Sila ang inaatasan kasi mag ano sa inyo eh. Magbantay, taga-tingin-tingin. Hindi, kasi may sinasabi ako eh ano. Nanay, ano pa yung ibang request mo bukod dun sa bahay? Kasi ano, ang naisip ko lang para sa akin, pero kung ano po, okay na po yun. Kasi yung balkon po kasi, mas gusto ko po kasi na gawin ko yung tindahan yung paraan. Ay, maganda. Maganda. Kasi naman, tambay yan. Imbis na intambay ko dun, eh, yung ano, tindahan. Tindahan para double purpose, ano? Isa tambay ng mga binata, mga bata. Wala ng balkon para hindi na talaga tambayan ng mga... Pwede naman yun. Sabihin natin kay ano, Kalinga Prab. Akala ko pati kung anong nasasabihin. Yeah! Hindi, ano. Buti nga yun ay para may pang-consumo ay yun. Ano na? Pwede nga. May gusto lang sabihin. Magandang idea yun. Suggestion. Punta natin yung bahay nyo. Tara na ba ano? Busitahin natin yung sa bahay nyo na yun. Iyasi din sa Dagay. Mahati din tayo na yung mga materialis. May mga dala tayo dyan materialis para sa bahay nyo. Bisitahin din natin yung bahay nyo para makita nyo na kung anong progress. Para maramdaman yun, saka nakaka-excite ba ganyan? Masaya sa ano, pakiramdam na mahawakan mo yung ano, pinapagawang bahay. Kung hanggang saan na yung natatapos nila. Tara na. Yeah.
kayo. So in mga kalingap, andito na po tayo sa pinakabang bahay para kaladagay. Ayan po, kaladagay. Grabe oh! Ang ganda na! Ay, ang ganda! Grabe, laki pala nitong balcony nito. Siya nga, no? Grabe. Ang laki nga. Ang laki. Mataas pati siya. Maganda po mga kalingap. Tara na, ipasok tayo na eh. Dagay. Tingnan niyo yung bahay niyo. So yun mga kalingap, may dala rin po tayong ano, tiles, pang pintura para po dito sa mga dito sa bahay nila dahil. Ayos na, bintana na lang. Bintana na lang oh. Kaya ay. Na yun na ipakiramdam na eh, malapit nang matapos yung bahay nyo. Masaya po kasi magkataroon po kami ng sariling bahay na dati po nakikitira lang kami sa bienan ko, nakikitira lang ako sa magulang ko. Tapos doon sa Pangasinan naman, nadayo kami, nag-uho pa ng bahay. Ngayon may sariling na kaming bahay. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat. Sa itong kalingap. Maraming po sa kanalang na kay Kuya Rampan, kay Kuya Balay. At sa inyo po. Ang ganda pa. Si Dagay naman tanayin natin. Dagay, ano ba? Dagay, ano ba sabi mo? Maraming salamat po. Maganda yung bahay, maganda. Opo. Gusto mo dito? Opo. Yeah, malapit ka pati sa dagat. May ano ka, oh. May paliguan. Marami ka din kalaro dito. So, ang ganda yung pagkagawa ng bahay, pulido. Dahil pati na po ako. May taas. May kisame. May banyo. May kwarto. Pa-subdivision pa eh. Nakalingan, pa-subdivision pa itong bahay nila dagay. Meron pang lababo. Ang ganda ng lababo. Alam mo nga, camellia homes eh. Pati lababo, naka-tiles. So, ito yung kwarto. Magiging kwarto na nga. Ay, kuya. Ano ba yung problema dito, kuya, sa ano, sa bahay? Gusto naman ang problema daw dito? Yung... Ayos naman na po yung sa lupa, yung balkon po dati, kakasadahan daw po yan. Ay inaano po, pinatatanggal. Itong balkon na ito? Opo, ay nung kinausap naman po ni Marcos si Kapitan, ako pwede po yung pagkakasadahan doon, tatanggal na lang. Pumayag na niya sa ako, hindi na nagbalik dito ay. Kaya tumuloy na po namin. Wala man ibang problema ko dito sa bahay. Wala naman po. Ah, ito yung sabay. Mas naman pala. Maganda. Kaya maganda na pati ang pakago. Ilang ano lang ito kuya? Ano lang katagal? Baka hindi na po kami abutin ng sabay dito. On, malapit na. Malapit na nanay. Malapit na ang bahay nyo. So anong plano mo dito nay? Kung sakali? Ano po? Tindahan na lang po sana. Tindahan? Para naman, ano, yung pagtambay-tambay ko dyan ay may pinagkakaabalahan ako, hindi yung nakaupo lang dyan. Madali lang yung gawin, may wood lang tapos, ano yan. Ay lang, sabihin still kay, mating no? Sabihin namin kay Kalinga Prab. Sabihin namin kay Kalinga Prab para mangyari talaga. Hindi namin may plano si nanay. Kung sakali na ano, nakatindahan kayo, Dagay, pwede kang magbantay sa tindahan nyo? Pwede. Ha? Pwede. Ikaw ang tindera. Halimbawa, may nag-utang, paputangin mo? Yun. So, Nay, ano na yung masasabi mo, Nay, dun sa mga bashers, sa mga nagsasabi na pinapabayaan mo daw si Dagay? Ano yung mensahe mo sa kanila na ano? Sa totoo lang po, hindi ko pa talaga yung pinapabayaan si Dagay. Halos nanghingin ako ng tulong sa DSWD, tapos yung binigay ni Kalinga Prab, na naubusan nila ng gamot, nagbili rin ako. Halos yung pag-aalaga ko sa kanya, halos nasa kanya naman lahat. Minsan nga ni yung mga anak kong madili, hindi ko na napapansin. Ganun. Kaya, huwag niyo pa akong ibas na masyado po kasi sobrang hirap po sa pinagdadaanan po ni Dagay. Kaya huwag niyo naman po akong pagsalita ng kung ano-ano kasi hindi niyo naman po alam kung ano po talaga yung sitwasyon ko ngayon.
kung ano po yung manangyayari, nakikita lang ngayon. Nakikita nyo lang po kung ano yung pinapakita sa vlog. Kaya po, si Dagay po makakapagsabi niya kung ano yung pag-aalaga po sa kanya. At katulad po ng may mga nag-comment na kung ano-ano daw kung ipitaan pa inom kong gamot. Hindi po, gumagawa lang po ako ng paraan na para gumana siyang kumain, nangingi ako ng vitamin sa Medicare, sa Sinter, para gumana siyang kumain. Gumagawa po ako ng paraan para po sana ko. Kaya huwag niyo po akong nabalita namin ibaba. Na pumunta ka pa daw dun sa dati niyong pinisiran sa bundok. Opo, kasi para kumuha ng ano, pagkain. Kumuha pa ako ng gulay. Magkula ng pagkain dun sa ano niyo, sa parintahan niyo. Opo, kasi pag dun po sa rentahan lang kami, lahat po kasi bili, gulay, bili, niyog. Ay nung pumunta kami dun sa bahay namin kasi libre na dun, kaya nanguha ako para may maiulam kami, para may meron akong mapagkunan na pagkain namin. Kaya din nagpunta kami mag-iin na doon, nanguha kami ng gulayin. Nung una pala nanay, sinabihan ka na ni Kalinga Prab na huwag mo nang babalik dun si Dagay, kasi sa tuwing na pumupunta dun si Dagay, parang bumabalik siya sa dati, nawawala sa sarili. Kaya nga po. Ano pong dahilan, bakit sa tingin niyo po, bakit nagkakaroon po ng problema pag napunta po dun si Dagay? Hindi ko po alam po, kasi nung pinapagamot ko pa siya sa albularyo, ang sabi ng ano, may mga nakatira daw doon. Pagkasunod po, huwag niyo na pong dadaling kahit ano pong mangyari. Pag may kailangan ka po, magtawag ka po sa amin. Pwede siya, wala na kami bigas dito. Magsabi lang kayo na. Okay, mahiya kasi nandiyan naman kami. Habang nagsisimula pa lang kayo ng ano, tutulungan ka na. Tutulungan namin kayo. Salamat po. Nagsabi mong ano, yung gusto mong magkaroon ng tindahan, darating yan sa tamang panahon. Salamat. Saka na, kapag may problema ka na, sa amin ka na yung magsabi sa Kalinga Prab. Mag-message ka lang na sa amin kasi na ipapakinggan ka namin. Kasi nandito nga kami na para tulungan ka. Kasi yung pagtulong namin na kahit sa likod ng camera na, tutulungan ka namin. Hindi ka naman namin papabayaan eh. Salamat. Si Dagay. Ayun, si Dagay. Ikaw, Dagay. Mahal mo si ano, si mama mo? Oo. Naalagaan ka ba ni mama mo? Naalagaan ka ba ni mama mo maayos? Mahal na mahal ka ni mama mo, kaya ano? Kaya maging magpagaling ka, ha? Pinapainom ka ng gamot ni mama mo, hindi? Pinapainom ko. Yan, huwag ka mapalipas ng gamot, tapos huwag ka din mapalipas ng gutom, matutulog ka din ng maayos. Kaya yung time na nagwawala siya, hindi niyo po alam kung anong hirap na ginagawa ko dito. Nung bakit po pala nagwala siya? Kasi yung parang hindi natin nabla nung biniling gamot sa kanya. Kasi dapat ay pinalitan na yun kasi back to zero na siya eh. Kaya dapat palit na yung gamot, hindi na tumalab sa kanya. Kaya siya nagganyan. Mas itinawag ko yun kay doktora. Sabi ko naging hyper si Dagay. 3 days nang umiinom ng gamot. Eh, binago ni doktora. Sabi niya gawin mong 3 times a day yung risperidone at yung bipiridone 2 times a day yun. Ginawa ko. Nagunti-unti siyang mag-improve. Yan ang ano niya. Wala ng gamot? Binilan ko po. Pero 10 piraso ng bipiridone. At yung risperidone, hiningi ko na lang po dyan sa center kasi nakakahingi. Pero pag wala, hindi rin po. Mabuti naman pala na yan, nakakagawa ka din ng paraan paunti-unti para sa paggaling din ni Dagay. Basta, ang mahalaga po dyan yung consistency, yung patuloy. Matatagal lang. Kaya nga po kung mapapanood ng mga sa center, sa Medicare, na sasabihin ng mga nagko-comment na ano kung ano-anong pinag-iinom kong gamot, siyempre po, isipin nila na bakit at magbibigay ang doktor dito na ikapapahamak ni Dagay, hindi naman po kasi vitamins lang po yung hiningi ko at alam naman po ang kalagayan ni Dagay, kaya huwag naman po masamain ninyo kung ano man po yung hiningi ko dito na vitamins para kay Dagay. So ano na na yung ano, pinaka-message mo sa mga nagko-comment na hindi mo nilalagaan at message mo sa Team Kalinga kay Kalinga Prab.
masasabi ko lang po sa mga masamaang tingin sa akin ay ano po, sana po ay huwag naman po ganun ang tingin mo sa akin, kasi kung kayo pang nasa sitwasyon ko, siguro po malalaman niyo po. At kung ako po ay nakakausap niyo po, siguro po malalaman niyo rin po ang ano, kalagayan po namin. Kasi hindi niyo naman po ako nakakausap para husgan niyo po ng ganyan. At kay Kuya Rob po, maraming salamat. Kay Kuya Bal po, na sa kanya po nagsimula ang lahat ng pagiging vlogger. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa Bente Boy, Edu, at kay Edgits. Maraming salamat. Si Ian po ako, si Ian. Maraming salamat po talaga. Ako ang lubos po nagpapasalamat po talaga. Hindi ko po ano po na, sobrang saya ko po talaga na kami po ay nabigyan niyo ng tulong. Huwag kang mag-alala ate, kasi lahat yung magiging okay. Basta ano ka lang, pakatatag ka lang, no? Magdasal ka. Ikaw ano Dagay, ano yung message mo kay mama mo? Inaalagaan ka, ginagawa niya lahat para mapagaling ka, para mapaayos ka. Opo. Ano yung message mo? Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Wala po. Mag-ingat lang daw po siya palagi. Kay Kuya Rab, ano gusto mong sabihin kay Kuya Rab? Sa kanila. Ingat rin po rin siya sa trabaho. Sa trabaho, no? Mag-ingat. Okay, magpagaling ka. Opo. Pagaling ka. Gusto mo na mag-school ulit? Opo. Yun. Pagaling ka at makakapag-school ka rin ulit para ano ka, makagraduate. So yun na nai, may binigay, may bibigay din po pala, may pinapaabot din po pala si Kalinga para sa inyo nai, na panggastos-gastos niyo nai, para sa pagkain Dagay, para di magutom kasi si Dagay po ayan eh, mahilig kumain sa nanay o. Maraming salamat po, Kuya Rab, sa kinabutulong po niyo sa akin, kay Dagay. Maraming salamat po talaga. Talaga po hindi ko po makakalimutan po kayo. Kahit saan po makarating, talaga po ako po ay nagpapasalamat po marami. Anay, sinabi mo kanina, kasi single ka na nung mayari lang bahay, nung papaan. Kasi yung unang magbibigay sa'yo, sabi mo, ikaw na mababayad. Ito. Wow. Grabe si Kuya Jason. Grabe si Kuya Jason. Ayun, so, nagsimula lang po yun sa 20-20. Salamat po, marami po sa inyo. Ayun, may pambayad ka na nai sa upa at may pangkain na din kayo nai. May bigas pa kayo na nai. At syempre, malapit na tumatapos yung bahay. Napakaraming blessings na yun sa, kaya huwag niyo pong kakalimutan magpasalamat lagi sa Panginoon. Tsaga-tsaga lang ha. Tsaga-tsaga. Isang huwag kumawalan ng pag-asa dito lang kami. So mga kalingap, ito na po yung bahay nila Dagay. So napakaganda po, may balcony pa. Napakalaki pa at mataas. So ayan po, malapit na po matapos yung bahay ni Dagay. So umahan po natin yung pag-ribbon cutting dito sa bahay nila Dagay. So yun mga kalingap, mission success po tayo. Nabisita po natin sila Dagay, nakumusta natin sila. At na-update po natin kung ano na nangyari sa bahay. Ayun, at nahitid na din po natin yung mga materyales sa bahay nila Dagay. So ayun, maraming salamat po sa inyong panonood. Please keep on supporting po sa buong team Kalingap, kala Kuya Bal, kala Ate Edna. Siyempre sa channel ni Kalingap Rap, sa mga bago dyan, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po natin, huwag po natin kalimutan. Siyempre po sa K-Boys at sa mga Kalingap Partners. Maraming salamat po. Bye-bye!